It's not what you
Bring you more than a song.
감사 minta to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've hated. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When it's all about you, Jesus, hallelujah. It's all about you, Panginoon. There's nothing else matters, Lord, yet. Sa mga oras ito, Panginoon. It's all about you, Panginoon. Napakasarap, Lord God, na bumalik sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Sa kabila, Lord God, ng mga struggles namin, Panginoon. Sa kabila, Lord God, ng mga pinagdaraanan ng Panginoon. Hallelujah. Wala nang sasaya pa, Panginoon. Yung papurihan ka, sampah ka, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord God, sabi niya, you're looking to our heart, Panginoon. Kaya, Lord God, itong aming puso, Lord God, ang atangin namin mayaalay sa iyo, Panginoon, hallelujah. As we are coming back to worship, Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Pinupuri ka namin, Lord God. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. For you alone are the most high, Jesus Christ. We magnify your name, Panginoon. We exalt your name, Panginoon, hallelujah. Thank you ever so much, Lord, for this wonderful day, O God. Naminsan pa, Panginoon, hallelujah, sa gabi ito. Kami nagkasama at nagkatutok, Panginoon. Hallelujah. Blessed is you, come to the Lord. Hosanna, Lord God, in the highest. Hosanna, Hosanna, and let everything that was done, Lord God. We will worship your name, Panginoon. We will continue praising you, Panginoon. There's no turning back, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' mighty name, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Bago kami, Lord God, magpatuloy, Lord God, sa aming gawain sa gabi ito. Alam namin, Panginoon, that in the past days, O God, in the past month, O God, hallelujah, kami nagkasala, Lord God, nakagawa ng mga bagay na hindi kalulugod, nakasampit kami ng mga salita hindi kaaya-aya, nakasakit man kami ng damdamin ng aming kapwa, sinasadya mo, hindi, Panginoon, ikaw ang nakakapatid ng laman ng aming mga puso, Panginoon, kaya, Lord God, sa mga oras ito, Panginoon, we humble down before your holy throne, Lord God, forgive us our sins, Panginoon, hallelujah, sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, Panginoon, sa pagkakasala, Lord God, forgive us, Lord God, hallelujah. We humble down ourselves right now, O God. Kami nagpapakalinis, Lord God. We surrender to you our weaknesses. We surrender to you our sins, Panginoon, hallelujah. Lord God, be with us, Lord God. Be our Emmanuel, Panginoon, hallelujah. Pangunahan niyo nga po, Panginoon. Ang gabing ito, Panginoon, ang panalangin, Panginoon. At i-bless niyo nga, Panginoon, hallelujah. In the name of Jesus Christ, ang aming exhorter sa gabing ito, Panginoon. Sa katauhan ng aming kapatid na si Mayamani, Panginoon, hallelujah. Itago ko lang siya sa itikuran, Panginoon. Lord, kayong kumilos, kayong manguna. Speak before Him, O God, hallelujah, and be His mouth, and not His rivers, Panginoon. At nawa, biyayaan mo, Panginoon, ang spiritual knowledge with the understanding, Lord God, sa iyong salita na aming mariringgan sa gabing ito, Panginoon. Bless your words, Panginoon, hallelujah. Na nawa, ito magbigay sa amin ng encouragement and enlightenment. Even, Lord God, rebuke mga Panginoon, correction mga Panginoon, hallelujah. Training mga Panginoon, for righteousness, Lord God. We will accept it, Lord God, in Jesus' mighty name. Humble us, Panginoon, hallelujah. Always humble our heart, Panginoon. Na sa ganun, Panginoon, maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon, at ikaw sa aming buhay, Panginoon. It is who you are, Panginoon, hallelujah, sa aming buhay. Kaya wala kaming masasakit, Lord God, kundi ibabalik namin, Lord God, ang pinakamataas na pabuhay pag sa pagpagpagpagpagila sa nag-isang pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Walang sawang gabay at kubay ng iyong banal na Espiritu. Ang aming sawang talangin, in Jesus' name we pray. All the blessings of your God will say, Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sino pa mga natis ngayon sa buong sanlinggo? So, ito na naman po tayo at nagpapasalamat tayo agad. Binigyan na naman po tayo ng task. At anong naibigay sa atin ni Pastor Gusto, kinamusta na basa ko, on the spot, nag-motivate ako kung anong ginsayang nais iparating sa atin ni God. Sino bang hindi gumagawa ng kabutihan sa kapwa? Wala. So, ibig sabihin, lahat ay gumagawa sa ng kabutihan sa kapwa. Ba't itong mensahe binigay sa atin ni God? Mamaya, itatakyan na. Ang binigay po na sa atin ni God na mensahe niya ay paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ang binigay niyang verse, mga Hebreo
13, 16. So, basahin lang po natin. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ay alay na kinalugdan ng Diyos. So, pinaalala po natin ang lahat ng ipinaatas sa atin ni God ay dapat natin sundin. Hindi tayo pwede magmatigas sa Kanya. Kung si God niya, hindi niya kaya baliin yung salita niya, eh ano pa tayo kaya? So, ang tanong, lagi may tanong si God eh. Ang tanong, anong dapat na maging positibong kaisipan ang gumagawa ng kabutihan sa kapwa? Sagot. Once na tayo gumawa ng kabutihan sa kapwa, on the spot, kalimutan natin ito. Amen. Ba't ka ganun? Bakit Lord, gumawa mo ng kabutihan sa kapwa, ba't ko kalimutan? Dapat lagi kayo sa kapwa. No. Yun ang pinakakahulugan ng sinabi ni God. Alay na kinalulugdan ng Diyos. On the spot, kalimutan natin ito. Bakit natin kalimutan? Para hindi mag-trigger ang masamang kaisipan sa ating puso't isipan. Anong kaisipan? Ang masamang kaisipan sa ating puso't isipan? Ang kaisipan? Panunumbat. Yes, panunumbat. At once na inalis natin ito sa ating kaisipan, pinura natin kung anong nagawa natin sa ating kapwa, hindi mag-trigger sa atin ang kaisipang panunumbat at ang kaisipang kailangan ibalik sa akin yung nagawa kong kabutihan sa Kanya. Ano magiging positibo sa pagiging positibo natin sa paggawa ng kabutihan? Maraming kabutihan, maraming maraming na kabutihan ito. On the spot, kalimutan natin. At ano magagawa sa nagawa natin na turo? Ito naman ang tanong. Anong dapat na maging positibong kaisipan? Isingit lang po natin na support verse dyan sa mensahe ni God. Hindi ko lang matandaan yung verse, verse. But yung mensahe, kabisado ko. So, dito papasok ang mensahe ni God doon sa unang tanong. Kung kayo ay nakakagawa ng kabutihan sa iyong kapwa at hindi kayo nila nakasalamatan, huwag kayong magtampo o magdamdam. Bakit? Anong mensahe doon ni God? Blessing. Si God ang magpapasalamat sa atin. So, yun ang yung revelation sa mensahe na supporting verse dito. Tanong, sa pangalawang tanong, anong dapat na maging positibong kaisipan na tumatanggap ng kabutihan o tulong mula sa kapwa? Once na nakita, napagtanto, na nabigyan natin ng tulong, ay itong tao na ito, natulungan ako yan, ito eh. Bakit ni isang salita, ni maliit na salita, wala akong marinig sa tao ito? Ano magiging positibong kaisipan? Tutulungan niya ang kanyang sarili. Bilang pagbibigay ng pagpapahalaga doon sa tumulong sa Kanya. Positibong kaisipan. Naging positibo yung tinulungan. So, ang gagawin niya, ang yung tinulong na ginawa natin sa kanila, maliit pa nung malaking tulong to, ay yun ay gagamitin niyang stepping stone. Ika nga. Gagamitin niya para matulungan niya yung sarili niya. Wasa natulungan niya sarili niya, mapagpasalamat sa dun sa gumawa sa kanya, ng tulong. Hindi man siya makapagpasalamat personally, hindi sa tumulong, makapagpasalamat siya kay God sa taong ito. Lord, sa taong ito, kundi sa kanya, hindi po ako nagkagumpay. Kaya ang lahat ay babalik ko ang papuri sa inyo, maging sa tao na tumulong siya. Ganun ang naging vice versa sa dalawa, sa positibong kaisipan na tumulong at sa tumatanggap ng tulong. Kaya, bakit ito ang naging mensahe ni God? Nasa usapin tayo ng prayer. Malinaw yung mensahe ni God. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan alay ng kinalulugdan ng Diyos. Malinaw po yung alay ng kinalulugdan. Bakit natin ito kailangan gawin? Basta gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, anumang kahilingan natin na ihilingin na actually nga, hindi pa natin hihiling, binigay na. At iyan ay pinaranas sa akin. Basta nagawa po natin yun ay magiging kahilingan po natin sa Kanya ay ibibigay at ibibigay niya. On the spot, mas higit pa doon sa kahilingan natin ang ibibigay niya. Bakit? Gumawa ka lang, nasunod mo yun. Sasabihin ni God, gumawa ka lang, sinunod mo yung aking pinagagawa sa'yo, may ganitin pala ka sa akin. So, but kailangan din natin pagitin yung mga pangangailangan natin sa Kanya. No, that's what, huwag natin kalimutan, ipagpasalamat. Lalo na, pagwasa kayo binagamit sa kapwa. Lord, salamat, ginamit niyo po ako sa aking kapwa.
Hindi man ako mabalikan ito. Ang lahat ng pagpapasalamat ko ay sa inyo dahil sa inyo po nanggaling ito. So, ganun po yung revelation ng paggawa ng kaputian. On the spot, kalimutan. Patutuo. Ginawa tayo advocate ni God sa distance to listen to him. Anong lagi kong sinasabi sa kanila? Ba't nakakawal sila? Nagpapasalamat sila sa akin. Sabi ko, wag na wag kayong magpapasalamat sa akin. On the spot, directly, magpasalamat kayo kay God. Nang sagay, patuloy kay Iblis ni God sa punay ng pamilya. Actually, sa ating pagiging advocate, nakapagbigay tayo ng insight ni God. Bagaman sila yung Catholic, may mga Muslim pa nga. Kakaroon sila ng positibong pananaw sa insight ni God na isinisiro ko sa kanila. Kaya kung dapat tayo gagawa ng kabutihan, huwag natin alisin ang insight ni God. Kasi doon tayo nakarelay eh. Sabi nga ni God, huwag kayo umasa sa inyong kakayahan. Dahil ang lahat ay iasa niyo sa akin. So, nasa gawin, mapapabuti yung kapwa natin, mapapabuti pa tayo. So, ganun po yung revelation ng paggawa ng kaputihan. On the spot, kalimutan ng lahat. Yun, pinaka ano. At siyempre, sabi ni God, once gumawa kayo ng kaputihan sa kapwa, ipagpatuloy niyo isa buhay nito, isa puso. So, yun na po. Hanggang sa nabubuhay tayo, actually, ang paggawa ng kaputihan, hindi naman pinag-usap ang marami lang sa laki. May binigay sa ating karunungan si God na makakaturong sa tayo sa ating kapwa, hindi lang doon sa salapi. Maraming paraan kung paano tayo makaturong sa ating kapwa. So ganoon lang po ang revelation ni God. At salamat kay God. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Bagamat ito may siya, ito'y maliw na pinapaunawa niyo po sa amin kung paano talaga maging positibo po sa inyo paggawa namin sa kaputihan sa aming kapwa. At maging positibo rin po ito sa tumatanggap ng kaputihan mula sa tumutulong po sa kanila. Lord, maraming salamat sa pagkakataon nito at maraming salamat sa mga kapatid na itinala niyo po sa panambahang ito ay nakapag-tanggap na naman po kami ng prayer meeting at maraming salamat at nakakapagpatuloy po kami ng prayer meeting po sa inyo. Ito yung pinakasusit namin sa pagkapatuloy po namin sa inyo. Magiging patigyan po namin ito ng aming pananampalataya sa inyo. Lord, ang kahilingan po namin, patuloy niyo kami tulungan. Patuloy kami send ang Holy Spirit na maging makatotohanan po kami magpasakot po sa inyo, Lord. Huwag niyo po kang hayaan maging stagnant o maging fake na tagasunod niyo po, Lord. Dahil ayaw po namin mong bandang huli ay itakil niyo po kami. May isoka po kami ng Diyos Amang Hari. Ayaw na rin po sa mensahe niyo po, Lord Jesus Christ. Kaya maraming salamat sa mga mensahe niyo na tinatanim niyo po sa aming mga puso. Dahil ito yung isa sa buhay po namin. At hindi lang namin na isa sa buhay. Ito yung ipapahayag din po namin sa karamihan. At ganun din po doon sa mga hindi nakakakilala po sa inyo. Once nakakarinig sila ng mga mensahe ninyo, nakakabasa ng mensahe ninyo sa social media, Lord, hindi namin alam na may nababago sa kanilang puso at isipan. Natutulungan po na yung mga mensahe. Lord, hindi po namin dinadala ang aming sarili dito. Ang dinadala po namin ay yung mensahe dahil kayo po ang aming dinibuyo sa aming mga buhay. Lord. Kaya dapat narapat lang po namin ay i-share ang mga mensahe ni po, Lord Jesus. Okay. Nahitik na po yung ginagamit yung paano mag-share. Kagaya nung Old Testament ng mga sinauna na talagang pupunta po sa bayan at sa bayan, sinusugod niyo sila. But kami ngayon ay nakaupo lang, pwede na po kami mag-share ng inyong insight, oh Lord Jesus Christ. Pero maraming salamat sa technology ito yung nagagamit ko sa bawat isa sa amin. Ang nagagamit po namin tamang paggagamitan yung social media. Bagamat ito yung tools ni Satan, ito yung nagagamit po namin sa tamang paggagamitan. Pero maraming salamat yung Jesus name at ito po sa amin kami dalangin. Pasasalamat pagkakilap po sa inyo at pagsamba po sa inyo at sa magiging katagumpayan ng mga prayer request na ilalapit po namin sa inyo, Lord Jesus. Maraming salamat in Jesus name. At ito po sa amat namin dalipan. Salamat pagkakila po sa inyo, pagsanggap po sa inyo sa pangalan po na yung mahalang utong na Jesus Christ. Pag-isalawalang sawag, pag-gabay po na yung Holy Spirit sa bawat isa sa amin. Sa po na aming pamilya, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Tanong. Sino po yung tanong at sinarado? Yung, sinarado. May tanong kami. Oo nga. Yes, Pas. Yung Hebrew 13:16, meron bang limitation yung pagtulong? At kung may limit, 13:16. May limit ba yan? At kung may limit yan, kailan kinakailangan huwag ng tulungan ang isang tao? Actually, sabi nga ni God, kung gagawa kayo ng kabutihan sa kanya, ipagpatuloy nyo. But, may dalawang klase may uri ng pagtulong. Huwag yung tutulungan yung tao, ayaw niyang tulungan ang kanyang sarili.
Bakit? Was na patuloy mo tinutulungan, tinutuloy ko yung tao na ayaw, hindi niya tulungan ang kanyang sarili. Was na tinulungan mo siya at hindi siya nag-persecute, stop ang tulong. Yun ang positibo namang naisip para din sa ating tigan sa doon sa gumagawa ng tulong. Nang sa gayon ay, was na tinigil natin mapagpatatanto na tinutulungan natin, bakit hindi na ako tinutulungan, bakit may question sa ating sarili. So, ganun po yun. So, yun ang po. May posibilidad ba mangyari yung patuloy kang tumutulong pero wala ka namang connection sa Panginoon? Masasabi po ba natin na may bukal po ba sa puso yung halimbawa, hindi ka din naman naghihingi ng kapalit pero patuloy kang tumutulong sa tao pero wala kang connection sa ating Panginoon? Doon naman sa tinasabi mo, parang may dalawang klase yan eh. Ang sabi nga ni God, hindi makakapagligtas ang paggawa ng kabutihan. Sigla. Tulong ka ng tulong, subalit wala naman talaga sa puso mong pagtulong. Makita lang. Hindi, nasa puso nga po yung tulong. Pero wala kang pagtulong. Sa pagkaroon, hindi kasi po pwede nasa puso mo yung pagtulong na wala sigat sa puso mo. Walang pag-ibig. Kasi magsisimula ang paggawa ng kabutihan sa kapwa, once na natanimang ka ng pag-ibig sa kapwa. At tanimang ka na ni God ng dakila niya pag-ibig para yung pag-ibig niya ma-implement mo sa kapwa. So hindi po kasi natin pwedeng sabihin na tumutulong ako sa kapwa na malayo ako kay God. Dalawang kasi klase, may tumutulong na siya, gusto lang nila tumulong. Gusto lang maiangat yung talaga ng sarila. Pero gusto sa sinasabi parang malago. Iwan ko kay Pastor Roger. Ang tao kasi, kahit hindi pa siya nakakilala sa ating Panginoon, meron siyang built-in na mabuti. Naka-built-in yun eh. Kasi ang nung nagkasala si Eva at si Adan, hindi inayaan talaga ng Panginoon na talagang maging talamak at lumahoy sa kasalanan. So meron siyang inilagay somewhere sa heart natin upang malaman natin kung anong mabuti at masama. Kaya pag binangarap ang tao, kahit wala kang Panginoong Jesus, alam ka agad na masama, talagang mabuti. Kasi naka-built-in yun. So, yung built-in na yun, maaaring maging question ng pagtulong ng buong puso. So, talagang buong puso talaga, halimbawa, nung hindi ako nakakilala, yung aking mga kamag-anak, tinutulungan ko, buong puso yun. No? Sabihin, nangangulong, because there's something inside is good, yung good sa buhay ko, na inilagay din ng Diyos naman, yun ang nagagamit ng bawat sa pasatin. Ngayon, yung paliwanag naman ni Kuya Manny, yung talagang pagtulong na meron ka ng Kristo sa puso, talagang mas maganda yun. Bakit doon nasabi yan? Kasi, the people that helping yung ibang tao na hindi nakakilala sa ating Panginoon, there will be no reward. Wala silang reward. Kasi yung nire-reward lang ng ating Panginoon sa paggawa ng mabuti, yung nasasakop sa kanyang pamilya. Diba? Paano bibigyan ng reward ang isang tao? Yung hindi naman member ng ating family. So, okay gumawa ng mabuti na hindi kakakilala. Pero much better, far, far better ang gumagawa ng mabuti ang sa nakakilala. Bakit? Kasi yan niya ay pinupuntos ng ating Panginoon. Nagkakaroon po ng reward. Yun lang ang pagkakaitan ng dalawa. Amen. Glory to God. Tama po yung nabanggit po ni Pastor Bernard. So, yun, malinaw na po ang mensahe ni God. So, tuloy na po tayo sa paggawa ng kabutihan. Walang magagawa at walang mawawala po sa atin. At ipagpasalamat natin kay God. Mainit ka pa. Mainit pa si Michelle. Meron pa? I-reverse ko naman yung tanong ni Kuya. Paano po pag hindi tayo gumagawa ng mabuti, pero nasa puso natin ang Panginoon? Yun naman, nasa puso natin, parang gano'n sa mga napo yun. Paano mo masasabi nasa puso? Di ba gano'n na sana? Para sinabi mo rin, Lord, may Panginoon ako sa buhay ko, sabarit hindi ayaw ko gumawa ng kaputihan sa kapwa. Hindi yun sa ayaw, yung parang hindi siya nakapagawa ng mabuti. Di ba po yung hindi nakapagawa sa hindi gumagawa? Kasi, siguro walang pagkakataon, pero sa pinag-aaralan natin sa Bible study, ikaw ay naligtas, yung grasya ng Lord, meron na siyang inihanda para sa'yo. For what? For good work. Yun yung purpose, bakit ka naligtas? Kasi may inihanda na ang Lord for good work. So, pagka nasa'yo ang Lord, ang automatic na mangyayari, may paggawa ng Lord. Either, imposibleng sarili mo lang laging gagawin, laging apektado yung taong nakapaligid sa'yo. Either mahal mo sa buhay, tapos extension na lang yung mga kaibigan.
kaibigan yung makasama sa work. Pero 100% ang magiging outcome pagka tinanggap mo ang Lord at tunay mo talaga siya tinanggap, mahal mo siya, meron kang Lagyan namin ng example. Ano ba, si Kuya Mali, nangangailangan siya ng pera, 100 riyals, eh may 500 riyals ako sa bulsa. Diba? Sabi niya, sir, makapipwedeng payamin mo naman ako ng 100. Ay, no, ginapamay, may 500 ako sa kanyang ganun. Dahil stingy ako, makumulta ako talaga na lang. Ipapipray kita. Posible kasi yun, ipapipray kita, talagang yung biyahan mo, ang Lord ay pagbigay sa iyo ng pera. Pero meron kang pera. Biblical naman sila, diba? Yung ginapapray. Oo, ang isip mo, pagbigay ko ito, bakit bakit tayo 500? Baka sabihin ko yun mo, 500 na. Kaya takot kayo, bakit tayo 500 mo. Kaya ginawa niyo mo yun, sinabi sa kanya, ipagpipray kita na sa akin sa akin po. Pwede kasi yun eh, diba? Yun yung sinasabi niya na, na nakakilala ka na, bakit hindi ka makapagbigay ng tulong? Yun ang pinakano doon. Kaya kung mga babalikan natin ng Bible, kasi nalimbawa rin ni Pablo yun eh, kung meron daw nangangailangan ng tulong, pagkatapos ang sinabi mo ipagpapray, diba? Hindi daw yung tulong, totoo. Kaya, excuse na lang yan. Actually, napanggit po natin yung ganyang mensahe. But, sigal pinakita sa akin yan. Pakita mo, yung pinag-pray ko yung tatlong OFW na nalagay sa alanganin. Sabi nga, may sinasabing may pera. Once tayo nakipag-usap kay God, si God ang gagawa ng paraan. Okay, ilapit mo sa akin yung noise na may ilapit sa akin, ako ang gagawa ng paraan. Kaya hindi pwede maging excuse na may pera lang ako, hindi ko pwede. Actually, yung pera ko lang talaga, 1 riyal. Pero nagamit ni God. At gumamit si God ng Saudi National, matanda na, tumulong doon sa tatlong OFW. Nasip po sila, kaya inaaway na siya ng kanyang asawa kasi isang gabi na, isang araw, tama, umaga hanggang gabi, hindi pa umuwi. Nagtatanong ngayon sa dalawang bahay. Nagtatanong ngayon yung asawa niya, ng asawa ng Arabo, kung nasaan na raw siya. Hindi niya masabi nung Arabong lalaki na may nasa kabilang bahay siya, may kasama siyang mga babae. Magagalit yung asawa. Kaya nakiusap yung Arabo, please, tawagan nyo na yung tutulong sa inyo na makalis na kayo rito kasi nagagalit na sa mo. Di ba? Napakaganda ng revelation ng paglapit natin kay God. May sinin si God sa Arabo. Titingnan natin ang mga Arabo mas sa mga ugali. Hindi. May sinin. Pag si God ang kumilos, pag ikaw totoo na ikipag-usap kay God, doon kikilos si God. Yun ang hindi ko makalimutan. Tatlong OFW na si God sa kapahamakan. So, ganun na po yung maraming salamat. Baka gayahin nyo natin si Peter. Gold and silver I do not have, but what I have, I will give you. Di ba? Di ba ginagamit? Aros kayo ba? Mga balik kayo? Ay, tapos. Matas na? Eh, kakain mo na. Ano? Ayaw. Sige.